Umabot na sa mahigit 600 ang nasawi sa karahasan sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula noong October 2023. Ang DFA hinihikayat ang mga Pilipino sa Lebanon na umalis na roon habang bukas pa ang mga paliparan. Saksi si Ivan Mayrina. Kuha ito na inilabas ng Israeli Army sa mga airstrike laban sa mga istruktura ng Hezbollah sa southern Lebanon. Sa panibagong insidente ng tensyon kanina, iniulat ng Israeli media na maraming sugatan sa cross-border fire. Sabi naman ng Lebanon, 2 patay sa South Lebanon dahil sa panibagong Israeli strike. Ditong weekend, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata sa Israeli airstrike sa lungsod ng Nabatie. Pawa mga Syrian ang nasawi na nagtungong Lebanon para makatakas noon sa kaguluhan sa kanilang bansa. Mahigit 10 buwan na ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel, halos kasabay ng simula ng gyera sa Gaza. Uminito ang tensyon sa border nang magpakawala ng missiles ang Hezbollah laban sa Israel bilang pakikisimpatya sa mga Palestino. Lalo pang tumindi ang tensyon noong Hulyo nang tamaan ng raket ang isang football pitch sa Golan Heights na teritoryo okupado ng Israel. 12 kabataan ang nasawi. Hezbollah ang sinisirito ng Israel pero itinanghiya ng grupo. Sa tala ng Agence France Press, mahigit 500 na ang nasawi sa Lebanon, kabilang mahigit 100 sibilyan. 22 sundalo at 26 na sibilyan ang patay sa panig ng Israel. Sa kabuuan, mahigit 11,000 ang Pilipino sa Lebanon, karamihan na sa kabiserang Beirut na hindi apektado ng kaguluhan. Pero sa ilang Pilipino nagtatrabaho roon, hindi na bago ang tumataas sa tensyon. Nay, anak, okay naman ako dito. Huwag kayong mag-alala kasi safe naman. Hindi naman po ako pababayaan ng aking employer at mga alaga. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, maaaring mukhang ligtas sa kanilang sitwasyon sa Lebanon. Pero inaabisuhan silang lumisan na habang bukas para ang mga paliparan. Sa ngayon, 356 sa Pinoy na ang nakakauwi ng bansa at may mahigit 700 pa ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Sakaling tuloy ang sumiklabang digmaan, siniguro ng pamahalaan na may plano para sa sapilit ang paglilikas. The other way is through the port, the northern port of Tripoli, na I'm not referring to Libya. Yung port ng Lebanon, may port doon called Tripoli. Tapos we're going to, like we did sa Arab Spring, we're going to have to hire ships from European countries, maybe Greece or Cyprus. Para dali doon, the IOM of course will be of assistance, UN and so forth. Isa pang, at saka pinaplano na yan. The other route nga is by land, but it will depend on the situation, meaning where the attacks are, no? So, we will see for that. Pero most likely by ship yan. Pwede rin tayo mag-charter from the Philippines, pero problema, sarado nga yung airport. Handa raw yung OWA, sabi ni Admin Ignacio, magpadala ng rapid response team. It's a school. It's like a educational facility. It's run LaSalle, by the LaSalle Brothers. LaSalle Brothers, yeah. It's in Metin. It's in it's near Beirut naman, but it's up in the mountains na medyo ano. Usually that's the safest area. We are really looking at that school as the main shelter for the Filipinos who would require our assistance. Ang mga uuwing OFW mula sa Lebanon, baka tatanggap ng 75,000 pesos mula sa DMW at 75,000 pesos mula sa OWA. Tutulungan din daw sila sa reintegration program para makapagtrabaho o makapaghanap buhay pag-uwi sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.